Welcome to my YouTube channel. May bago na naman po tayong latest updates. Ito po yung bagong album na ilalabas po ni Mengay sa Universal Records. Ito mga ka-Aldab, ay baka makita na natin sa Sabado. Well, hindi pa po ako sigurado, pero yun po yung malakas na bulong-bulungan. Pero ito po ang nakakatuwa at siyempre medyo nakakadismaya. Kasi nga po mga ka-Aldab, baka may umawat na naman po dito sa gagawin ni Mengay, na alam po naman natin na kinakatakutan na po itong album niya. Once na lumabas kasi po ito sa social media, siyempre marami na naman pong mabibili. Siyempre isa na po tayo doon mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo eh, Alden Fanatics po ako at Main Fanatics din. Ang masama kasi nito mga ka-Aldab, marami na naman pong maiinggit at marami na naman po ang tataas ang kilay kay Mengay. Siyempre mga ka-Aldab, gaya po ng dati na pinost po natin na marami pong nagduda sa kakayahan po ni Main Mendoza sa pagiging host, kasi yan po yung unang issue nung sumalang po siya sa Little Miss Philippines sa Itbulaga mga ka-Aldab. Pero ano pong nangyari mga ka-Aldab? Anong nangyari? Naging top agad po si Mengay. Kumbaga yung ratings po ng Little Miss Philippines umangat at napakarami pong tinalo. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, siyempre magkakaroon po ito ng maraming aligasyon, maraming kuro-kuro. Sabi ko nga po sa inyo eh, hindi pa po inilalabas ang album niya napakarami na pong tao ang nag-aabang, at siyempre yung mga naiinggit kasi eto na naman po si Mengay. Ano nga po bang meron sa artistang ito at laging dinudumog ng mga tao? Gayun din pong napakaraming issue na bumabalot po sa kanya. Dito mga ka-Aldab eh, talagang mararamdaman mo na kahit ganyan po kay Mengay, marami pong nagmamahal, hindi po ba? Siyempre isa na po tayo doon. Siyempre ang mga mamis at mga titas na malabong pabayaan po pagdating dyan si Mengay, siyempre susuportahan po yan mga ka-Aldab, hindi po ba? Kaya lang siyempre baka na naman po may pumigil na ilabas na naman po ang album ni Mengay. Alam mo naman po yung ibang market siyempre matatalo yung manok nila mga ka-Aldab, hindi po ba? Well, mahirap na po magbanggit sa pagdating po dyan sa mga taong yan, kasi sa totoo naman mga ka-Aldab, napakaganda po ng boses ni Main Mendoza. At lagi nyo naman pong napapakinggan yan, siyempre, dito sa channel ko. Yan po kasi yung gustong gusto kong background, kumbaga, na kahit depressed ka o kahit may mga issue na pinag-uusapan at mga comment na masasakit na hindi mo alam kung makapag-comment lang pero hindi po naiintindihan ang buong istorya, doon ka mabubuisit, di po ba mga ka-Aldab? Well, andito naman po tayo sa issue. Napakaraming tao po nagtatanong sa atin mga ka-Aldab na ano po ba ang nangyayari ngayon kay MP sa Batang Makulit. Well, may bago na naman po dyan mga ka-Aldab. Base po yan sa yaya ni Seb, na ang kulit-kulit na po raw mga ka-Aldab. Ayon po sa kanya napaglaruan lahat po ng laro ng kinukumpleto ni Alden Richards, o kaya yung pinakapaborito niyang Iron Man, di po ba mga ka-Aldab? Alam po naman natin na marami pong inipong laruan si Alden Richards. Kumbaga mga ka-Aldab marami siyang itinatago. Nakita po raw yun ni Batang Makulit. Yun ang pinakamaganda ron.
dito sa update ko, mga kaaldab, pampagood vibes lang. Kasi alam ko naman pong stress na stress po kayo. At napakarami pong comment na nabasa ko. Talagang kung titignan nyo at kung iisipin nyo, mga kaaldab, eh bakit nga po ba nangyayari kila Alden Richards ito? Gayun, pwede naman po silang pagsamahin ng GMA Network. Well, mga kaaldab, yun nga po, kaysa na naman po na may bagong niluluto na naman po ang ABS-CBN para makasama po si Main Mendoza sa isang pelikula. Well, bongga to, mga kaaldab, dahil alam po naman natin na si Ryan Agoncillo eh nasa Itbulaga, di po ba? Kumbaga, yan po yung naging mentor din po ni Main Mendoza nung naalala nyo yung Buis Buhay, na kung saan sa segment po ay talagang namangha po tayo. Doon po makikita nyo yung bakas ng muka ni Alden Richards na may halong kaba, di po ba? Well, syempre sasabihin na naman ninyo, mga kaaldab, matagal na yan eh, nalipasan na ng panahon yan, Mr. Destiny, diyan ka na naman, mahilig ka sa trova. Hindi, sinasabi ko lang po na may connect siya, kasi hindi po po pwedeng tanggihan siguro ni Mengay si Ryan Agoncillo. Gayun yung kung pelikula naman po eh napakaganda, depende na lang po sa management. Eh, pero alam po naman natin na pagdating dyan eh isusu, kumbaga kakagatin na po yan dahil malaking budget na naman po yan, hindi po ba, mga kaaldab? Gaya nga po ng napakaraming issue, imbis na tutukan po yung mga pelikula po nila o yung mga teleserye nila, dito po sila nakatutok sa Aldab, di po ba, mga kaaldab? Laging pinag-uusapan, kaya nga po yung mga comment ng mamis at titas eh punong-puno na po. Natatawa po ako kasi sabi niya eh punong-puno na raw po yung Twitter niya ng mga article na sinusulat o tinitweets po na pang-aasar po, dahil napakarami na po raw fake account ngayon ang army. Well, dun sila binabayaran, mga kaaldab eh. Ang gumawa ng gumawa, di po ba? Kasi malaki po, sa totoo lang, malaking pera ang inimbest para lang po pabagsakin at pag-usapan sa social media si Mengay at si Arcio, di po ba? Yun po ang papel nila. Hindi po sila babayaran at wala pong magbabayad sila sa kanila kapag wala po silang naipost, di po ba? At take note, mga kaaldab, may bonus pa yan. Hindi po ba? Nakikita nyo naman po yung gumagawa ng mga fake videos, mga fake news, na kahit na binabati ko sila ay tuluyan pa rin po silang gumagawa. Siyempre, mga kaaldab, kasi malaki ang bayad, di po ba? Hindi naman po yan gagawa ng ganyan, magpapakahirap para lang po pag-usapan sila, di po ba? Kasi insulto na nga sa kanila yan, na edit na nga lang eh hindi pa maganda, kumbaga inedit na lang, hindi pa nilubos-lubos pagandahin, di po ba? Well, siyempre sa kanila, pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga, di po ba? At least bayad, yun naman po pinaka-importante doon, yung binabayaran ka sa ginagawa mo, hindi po ba? At kapag ka nag-viral siya, eh bibigyan ka pa ng bonus, hindi po ba napakasarap ng ganung gagawin mo? Lalo kaya nga po yung dumarami po yung Armin sa fake account na hindi naman po yung ginagawa. Kung totoo lang, mga kaaldab, lahat po ng mga mamis at titas eh gumawa ng mga Twitter para lang po labanan, eh hindi na mo po mananalo. Kaya lang po, siyempre kapag ka nagbukas ka ng Twitter eh kasama na po yan yung mapapanood mo at makikita mong post na masasakit para kay Mengay, hindi po ba, mga kaaldab? Well, hanggang dito na lang po ang latest update natin.
Kaya kung bago pa po kayo sa channel na to at Aldab fans po kayo, eh pindutin nyo na po yung subscribe at yung bell button para lagi kayong update sa Galawang Aldab. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.